ang leader ho ng aming Senate is like si Calong Spirito. Calioli. Panahon ng kadiliman, the worst years in our history, hindi ho yun golden era. Okay? Ito lang ho yung propaganda ni na Marcos na makikita ng mga tao. Kaya ho, yun ho, sigaw namin. Ang sigaw ko ho, ay talagang sapat na sapat. Very well intended for Marcos. Okay? Itong pamilyang ito, they hate the country for 14 years. They never made an apology. Marcos wants to raise the country again. Anong sagot natin dyan? Ang sagot natin dyan, fuck you, Marcos! Fuck you, Marcos! Fuck you, Marcos! Fuck you, Marcos! Okay? So, mga kaibigan, ibigay ko na ho kay Calioli ang kailong ibintablado para ho tulak nila sabihin sa inyo yung pinaglalaban ng aming tandem at ng senatorial slate. Yung senador na ina-endorso ho namin, wala nito ngayon, pero ito ho si Risa Montiveros, Asensyal Diokno, at ang leader ho ng aming Senate slate, si Calong Spirito. Calioli. Mga kasama, ang November 30 ay hindi lang isang gathering, kundi ito ay pakapanangatan ni Andres Bonifacio. Red Letter Day na nagsasama-sama ang mga manggagawa, mga maralita, mga magsasaka, kababaihan, kabataan, mangingisda, yung lahat ng mga nasalilayan sa lipunan. Ngayon lang ako nakakita na itong araw na ito na espesyal sa masang Pilipino ay pinigilan ang ating pagsasama-sama. Ngayon lang ako nakakita na itong araw na ito pinaghati-hati ang ating mga pwersa upang ipagdiriwang ang araw ni Andres Bonifacio. Ay biktima 100 years ago ng mga elit. Siya ay isang manggagawa. Siya ay isang warehouseman sa Presel & Company na isang multinational o commercial house sa Maynila noong panahon. Siya ay galing sa laylayan sa lipunan. Mismo, fiesta mismo, bawal natin ipagdiwang
alcoholización, hinahapis sa mababang sweldo, hinahapis sa mga trade union repression, umabot na rin na mga manggagawa at marami tayong pinapatay dahil sa mga duhang. Kinukulong! Pag lumaban ka, tatawagin kang terorista dahil sa anti-terrorism. Ngayon, nagiging established na yan. Umabot na tayo sa mundo na kahit simbolo, hindi na nila pinapayagan. Dahil yun si Andres Bonifacio. Siya ay simbolo ng ordinaryong manggagawan. Kahit yun, hindi na pinapayagan. Umabot na tayo sa mundo na kahit kasaysayan na nakasulat na ay hindi na pinapayagan. Kasaysayan na yan! May inambag at inalay na diwa at alikain ang isang Andres Bonifacio. Umabot na tayo na lahat ng kasaysayan ng pagkikibaka ay pwede na nilang purahin. Umabot tayo sa historical revisionism. Umabot tayo sa ginagawang bayani ang mga kriminal at nagsusulat sila ng peke kasaysayan. Umabot na tayo sa isang lipunan ng barbarismo. Umabot na tayo sa lipunan na hindi na lang basta paghahari ng mga ito. Hindi na lang basta na sila ang nasa tuktok. Ano na mga babae na tayo nakakuha na tayo ng bigot na nila, no? Mga nakalagay nila sa mga kababayan natin. Ayan po na. Ayan sa kitang mga sa 1897.